A bus a day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Comfy Cavite Page. God is good all the time. God is good all the time. Come on, church. God is good. Amen. All the time. God is good all the time. Amen. Hallelujah. Praise to God. God is good all the time, and all the time God is good. Pagpalang gabi po sa inyong lahat. Good evening to everyone. A blessed day. We welcome you to our OPM online prayer meeting here at Jesus Comfy Cavite Facebook page from Monday to Friday, 7 to 8 p.m. 7 to 8 p.m. po tayo mga kapatid, Monday to Friday. Ayan. Here at Jesus Comfy Cavite Facebook page. Mapagpalang gabi. My name is Brother Yusji Espiritu. Ayan. Good evening sa iyo, Sis Mariette. Mariette? Solis. Ayan. Good evening, sister. And hello, hi to our all our viewers who is watching right now this evening. At kamusta po kayo? Praise God. Sis Lola, good evening. Thank you for joining us tonight here in our OPM online prayer meeting here at Jesus Comfy Cavite Facebook page. Ayan, batiin natin sila. Thank you, Lord. Sis Cheryl Clarion, good evening. Hallelujah. Thank you, Lord. Glory to God. Sis Christina Calumarde, good evening sa'yo. Thank you, Lord. Mapagpalang gabi. And thank you, Lord. At salamat sa mga kapatid natin na pumapasok sa ating OPM online prayer meeting. Good evening po. Ayan, binabati ko rin yung aking asawa. Sila, Sis Maricel Espiritu, my loving wife. At yung aking anak na si Yuma. At yung aming baby, no? Soon. Thank you, Lord. At yan, good evening, Pastor Roban. Good evening, Sis Baby Ruth. Kamusta ka, Sis Adriana? Mami A. Thank you, Lord. Sis Michelle Montoya. Praise God for your life. Thank you, Lord. Amen. Brother Dan. Thank you, Lord. Hallelujah. And sa ating mga servant leaders, good evening. At yan, saan natin sa panalangin hindi tayo ng paggabay sa ating Panginoon sa lahat ng ating mga gawain ngayong gabi sa OPM na tayo i-bless ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you. We glorify you. We worship you. We honor you. Lord, tonight, feel your presence in this place, Lord. Maging sa bahay, Panginoon, ng nakakapakinig ngayong oras, mga kapatid ko, Lord. Punuin mo sila, Panginoon, ng pagpapala, Panginoon, ng iyong banal na spirito. Ikaw po, Panginoon, ang gumabay sa kanila, Lord. Tulungan mo sila, Panginoon, maintindihan, Lord, yung iyong salita. Tulungan mo po, Panginoon, na magbukas ang kanilang puso at isipan, Lord, sa iyong mga salita. Sapagkat yung salita mo, Lord, ay nagbibigay buhay. Salamat, Panginoon, and we pray for our internet connection, stable internet connection, Lord, sa mga kapatid kong ito na gustong-gustong makapakinig ng iyong salita. Bless them, Lord. Abundantly, Lord, tulungan mo rin sila, Panginoon, sa mga pagpapala araw-araw. Lord, ikaw po, Panginoon, ang kalakasan, mugat kanlungan ng aming buhay, Panginoon. Wala kaming pwedeng asahan, Panginoon, na iba, Lord, maliban sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw lang, Panginoon, ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw lang ang kayang tumulong sa amin. Ikaw lang may kakayahan, Lord, na magbigay sa amin ng pagbabago, Panginoon, sa aming buhay. At tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy, Lord, sa iyong gawain, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, mag-alab pa, Panginoon, sa pananampalataya sa gawain ito, Lord, sa OPM. I-bless mo po, Panginoon, ang mga kapatid kong ito, Lord, na laging sumusunod sa iyo, na laging tumatangkilik, Panginoon, ang iyong gawain, Lord. Bless mo sila, Panginoon. Tulungan mo rin sila, Panginoon, na makasama, Lord, sa mga iba pang gawain. Men's ministry, women's of wisdom, sa mga iba pang gawain. Ganun din, Panginoon, sa Key Church, Lord. Salamat po, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na
aming puso ay may tulad, Panginoon, sa puno na natanim sa batisan, Lord. Kahit kailan, Panginoon, ay kahit anong bagyo ang dumating, ay hindi ito magagabi. Hindi ito matutumba sapagkat ang pundasyon, Panginoon, ay Ikaw, Panginoong Hesus. Salamat sa iyo, Panginoon. Lahat ng ito'y binabalik namin na may papurit pa sa salamat at pagsamba sa iyo lamang, Ama, aming Panginoong Hesus. Amen. Thank you, Lord. Good evening to everyone. Hallelujah. Yan. Good evening sa iyo, Sis Ria Calomar, Quaresma, Vialing Quaresma. Thank you, Lord. Kamusta ka dyan sa China? Yan, Sis Beng. Good evening. Hi to Brother. Yan, to Brother Dan. Sis Baby Ruth. Yan, Sis Novi. Good evening po. Blessed evening to everyone. At we are so glad na nakasama ka namin sa pagpupurit, pasasalamat sa ating Panginoon. Katatapos lang natin mag-pray. And as we sing mamaya, no, let us open our heart at buksan natin para sa Panginoon. No? At don't just watch, gather mo rin yung mga pamilya mo. Itag mo na rin yung mga kakilala mo. Kung mayroon kang bagong kakilala, tag mo na rin sila upang sila'y mabless. Mga kaibigan mo, mga katrabaho mo, yan, tag mo na yan. Thank you, Lord. At be a digital evangelist, mga kapatid. At ginagawa natin to, hindi sa ating parang sa sarili natin, kundi para sa Lord. Amen. Hallelujah. At even blessed na mga kapatid, please do like and share this video and let the word of God reach out yung mga kapatid mo, yung mga mahal mo sa buhay, at upang sila'y makapakinig ng salita ng Panginoon, upang sila'y magkaroon ng paggabay sa mundong ito. Amen. Well, Jesus, thank you, David, to you. Welcome you. If you're first time, second time, type again, new blessings. You may welcome ka namin dito. And we are so glad tonight to have you with us. And we praise the Lord for your life. Glory to God. Hallelujah. Salamat sa pagbe-bless, Lord, ng aming gawain sa OPM. Pagpalain mo po, Panginoon, yung gawain ito upang marami pa na makapakinig at mabless. And to those who just came in, binabati namin kayo. Blessed evening to each and every one of us. We welcome you to our OPM online prayer meeting here at Jesus Campi Cavite Facebook page from Monday to Friday, 7 p.m. to 8 p.m. Yan. My name is Brother Yves Espiritu. Magpapalang gabi, mga kapatid. Ayan. Hi to all our viewers who just came in. Salamat sa buhay niyo, mga kapatid, sa patuloy. Brother Henry Miguel. Ayan. Ating mga kapatid sa men's ministry. Sila Brother JB, sila Brother Yuri. Ayan. Glory to God sa inyong buhay, mga bro. Glory to God. Hallelujah. Ayan. Patuloy lang tayo sa pagsuserve. Patuloy lang tayo sa gawain. At sigurado, mabibless tayo ng ating Panginoon dahil ikaw ay nagiging tapat sa Kanya. Thank you, Lord. Hallelujah. Yan. Kasi yung ating mga lyrics dyan, yung ating kakantahin ngayon is You Kept Me. Yan. Another composition of our Jesus Campi Cavite. Thank you, Lord, sa pagpapala ng kantang ito. Thank you, Lord. Hallelujah. Sabayin niyo ako sa panalangin, mga bro. Good evening, Sis Faustina. Brother Steve Reynolds. Hallelujah. Many times I tried, many times I failed. I've been asking myself, wondering what I did. I ignore all the words, disregard what you say. Set me free.
abuti ng ating Panginoon. Greater is His love. Hallelujah. Amen. Thought I could, I would, without my friend. My shelter, my refuge, my God, and my faith. I remember my life that has been so confused. I thought that I could be na ibinigay sa atin. Thank you, Lord. At welcome to our viewers who just came in. Yan, kakatapos lang po natin umawit, magpuri sa ating Panginoon. And thank you for joining us tonight for praising the Lord. Sa pag-awit mo, mga kapatid, nakikita ng ating Panginoon na punong-puno ka ng pagpapala. Amen. And welcome to our OPM again. Thank you, Lord. OPM online prayer meeting here at Jesus Compi Cavite Facebook page. Monday to Friday, 7 to 8 p.m. At sa ating mga team replays, good evening, good afternoon, and good morning. Mapagpalang gabi, my name is Brother Huge Spirito. At thank you, Lord. At salamat sa Diyos at nakasama ka namin. Binabati rin natin yung ating mga kapatid sa Middle East, Canada. Sila Pastor Ray, sila Sis Charity, Sis Josie, Brother Twini, Juman. Thank you, Lord. Hallelujah. Sis Lorraine and Brother Mando sa ating mga kapatid sa Batangas, sila Brother Pure. Thank you, Lord. Sa Middle East, sila Sis Castel, Incarnacion. Thank you, Lord. Amen. Sa Japan, binabati natin mga kapatid natin, sila Sis Tess Gomez, Kylie Jenner. Hallelujah. Thank you, Lord. And sa ating Bishop, si Bishop Ricky, yung ating Reverend, si Reverend Joe. Thank you, Lord. Sa ating 20 Pastor, Pastor Dan and all pastors of Jesus Compi International. Sa Shanghai, sa ating sa China, and sa international churches, thank you, Lord. Sa Chicago, Greece, Canada, California, we have different activities, no? Sa iba-ibang bansa. Thank you, Lord. Hallelujah.
Panginoon. Thank you, Lord, for joining us as we continue this year, no? Sa ating declaration for this year. Bagong simula, new beginning. Lahat tayo binibigyan ng encouragement ng ating Panginoon upang tayo magkaroon ng bagong simula sa mga gawain katulad nito. And thank you, Lord, sa ating month of declaration sa refreshing dalangin ko na patuloy yung pagbibigay sa iyo ng Panginoon. Refreshment, no? Dadaling tayo sa makinang at kahimik na batisan. At yan, in-invite namin kayo mga kapatid sa darating na July 25 sa ating physical gathering. We invite you. Gusto namin na makasama ka naman namin yung mga kapatid natin na nakikinig, nanonood dito sa OPM. Dalangin ko na makasama ka namin. Thank you, Lord. At sama-sama tayo magpuri sa Panginoon. Sama-sama tayong umawit sa Kanya. Thank you, Lord. At yan, dako na tayo sa ating coffee break. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Comfy Break. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Hallelujah. Thank you, Lord. And just a more good evening. And thank you, Lord. At sa ating Comfy Break, ayan, pinost natin yan kaninang umaga, at kung yung sagot mo ay tama, congratulations kapatid, you are included. Ay Psalm 119 verse 81, sabi rito, "My soul longs for you, for your salvation. I hope in your word." Amen. Glory to God. And mga kapatid, no, we should always pray, we should always long for the Lord's word, and let us desire for His word, no? Maging ito yung gabay natin sa paglalakbay natin sa mundong to. Thank you, Lord. Salamat sa ating pag-ibig. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Amen. Hallelujah. Praise God. Glory to God. Yan. Palang gabi sa ating lahat. At yan, commend natin yung ating mga kingdom partners, kingdom builders who giving us, nagkakamit na siya lang ng overflowing generosity. No? At patuloy na sa pagbibigay, the continuous support in our ministry. No? Pagpalain ko yung ating Panginoon. And we are praying that God will give you the maximum harvest, no? Lahat ng mga pagpapala na yung desire ng ating Panginoon ay manaig sa atin. Thank you, Lord. At salamat din sa ating mga star senders. Thank you, Lord, sa buhay niyo, mga kapatid. Patuloy, if you've been blessed dito sa ministry na ito, we encourage you. We encourage you to be a kingdom partners, no? Na maging kingdom partners din tayo. And there are a lot of ways paan tayo maging kingdom partners, no? At meron dyan na tumutulong sa church, meron dyan tumutulong monetary, no? Diba? Meron dyan tumutulong sa gawain, sa pagkanta, yan. Mga talents natin, bigay rin natin sa Panginoon. Yan, papurihan natin siya at pasalamatan. And salamat sa ating kingdom partners. Kung gusto nyo maging kingdom partners, kingdom builders, please contact us to our Facebook number, account number, no? Meron tayong GCash account, meron tayong yan, bank account sa ating post natin yan dyan sa ating comment section. Thank you, Lord. At in advance, mga kapatid, thank you for your support and God bless you. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. As we finish this, our series, new series, yung focus natin, no? Ready na yung Bible nyo, ballpen nyo, meron ka ba na bang Bible dyan, mga kapatid? At ballpen, no? Pang sulat, para sulat natin yung mga memory verse. If you're ready, mga kapatid, ready na rin natin yung ating puso sa pagtanggap ng salita ng Panginoon. And open your Bibles to Matthew 14, 24 verse 27. Matthew 14, Mateo po, Tagalog. 14 verse 24 to 27.
Yan, thank you Lord. At hindi invite namin kayo sa ating physical gathering, in-person gathering. We invite you to come and magsama-sama tayo magpuri sa Panginoon. This July, coming July 25. Amen. At ating pagpuri natin yung ating Operation Bangon, no? Bigyan tayo ni Lord ng sarili nating sanctuary. Thank you Lord. Upang din tayo magpuri at magpapasalamat sa Panginoon. Glory to God. Ayan. Thank you Lord. As you open your Bible, mga kapatid, at na-miss mo itong mga Sunday service natin, OPMs, no? Yung mga series, at yung Sunday, yung title natin is Attitude of Hope. Dalangin ko, you can go back and visit again our Facebook page, yung ating YouTube account, meron din tayo ron. Like mo na rin, and share, and subscribe, at hit mo na rin yung notification bell, at ang ito yung maging updated sa lahat ng ating mga gawain. Amen! Hallelujah! Glory to God! Ito na ating Panginoon. Glory to God! Salamat sa iyo sa gabing ito, Sis Josie Nogoy. Good evening po. Ayan. Thank you, Lord. Basahin na natin yung word ni Lord sa Matthew 14, chapter 14, verse 24 to 27. Sabi rito, samantala, ang baka ay nasa laot na, ngunit sinalpok ito ng mga alon dahil pasulungat ito sa hangin. Nang madaling araw na ay sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig, kinalibutan sa takot ang mga alagad nang makita nila na may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Sigaw nila, "Multo!" Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi, "Huwag kayong matakot, ako ito." Manalangin tayo. Ama naming Diyos, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong salita na ibinigay mo sa amin ngayon, Lord. Dalangin namin, Panginoon, na tumubo ito, lumago, magkaroon ng maraming bunga, makita ang mga pagbabago, Lord, sa aming buhay. Tulungan mo po, Panginoon, ang aking mga kapatid, Lord, mga kapatid ko, Panginoon, na dumaranas ng kapigatian, mga problema sa buhay. Dalangin namin, Lord, yung salita, Panginoon, na magbigay sa kanila ng encouragement, magbigay sa kanila ng mga pagpapala, ma-uplift ang kanilang spirit sa pamamagitan ng salita. Maraming salamat po, Panginoon, at lahat ng ito ay aming tinataas sa pangalan mo, Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. May question ako, mga kapatid, na simulan natin to sa isang tanong na ano ba yung favorite mo na miracles na ginawa ng ating Panginoon? Yung mga unforgettable stories ni Lord Jesus. At meron dito, di ba, yung kung matatandaan nyo yung pinakita ni Lord Jesus kung paano gawin yung tubig na maging alak. Ayan. Water turned into wine. At nangyari yon dun sa wedding at Cana, no, di ba? At meron din yung mga feeding of 5,000 na tatandaan yun. Nagpakain sila ng 5,000 men. Bukod pa rito yung mga babae, yung mga anak. At meron din yung binuhay ni Jesus si Lazarus, no? He wake up Lazarus from the dead. At sa akin, mga kapatid, ayan, thank you, Lord. Sa akin, no, gusto ko yung part na naglakad si Lord Jesus dun sa water. At hindi lang ito basta water na panatag. At dito makikita mo na malakas yung hangin at malakas yung alon dito sa Lake of Galilee. Thank you, Lord. At imagine na yun kung gaano kalakas pero may naglalakad. No? Thank you, Lord. At dito sa topic natin, sa ating topic, focus on Peter, na pinapakita ni Peter on how he focused on our Lord Jesus. Thank you, Lord. At katulad ba tayo ni Peter na nagpo-focus tayo sa ating Panginoong Jesus? Type niyo lang dyan, amen. Thank you, Lord. At alam ko na kasama kita ngayon sa gawain ito at nagpo-focus ka sa ating Panginoon. And tonight, mga kapatid, we want everyone na paano matutunan yung mag-focus tayo sa ating Panginoong Jesus. Not only
not on the storm, but only to our Lord Jesus, no? Marami sa atin nakaka-experience ng mga bagyo sa buhay, mga problema na nararanasan. May bigla na lang darating na problema. At balikan natin yung ano, yung bago sila mapunta doon sa lake ng Galilee, bago sila maglakbay. Sabi rito sa pagkatapos, 'di ba, nagpakain muna sila ng 5,000 men, no? Nagpakain sila at pinasakay na ni Jesus sa bangka yung kanyang mga alagad. At pinaunan na nila ni Jesus sa kabilang ibayo at mag-isa siyang umakyat sa bundok. Si Jesus umakyat sa bundok upang manalangin. At pagkatapos nun, napakainin yung 5,000, no? Siyempre, pagod na pagod sila. At marami sa atin, mga kapatid, na na-experience na magpakain ng ganung klaseng karaming tao, pero hindi pa tingin ko. Pero siguro pag sa paganda, naganda tayo ng small gatherings, no, maybe mga 30 at mas malaki na siguro yung mga 100 persons. Pero ito, mga kapatid, sinasabi rito 5,000 men, no? Bukod pa rito yung mga women's, mga anak nila. At yan, siguradong pagod na pagod itong mga alagad na to. Sa Matthew 14 verse 24, sabi rito, samantala, ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinalpok sila ng alon . Sinalpok sila ng malakas na bagyo. Pasalungat ito sa yung hangin papunta sa kanila. At mga kapatid dito, kung matatandaan nyo, na kaya mo bang sumalubong sa hangin, na kapag malakas yung hangin, kaya mo ba itong labanan? Siyempre hindi. Kahit na sila pinapakita ron, sila'y nasa bangka. Siyempre, ang tendency nun is iaalon sila. At magagambala at matatakot talaga itong mga disciples na to. But thank you, Lord. Pero dito sa Marcos, sinasabi rito sa Marcos 6, 47, verse 47 to 48. Sabi rito, pagsapit ng gabi, nasa laot na ang bangka. Habang si Jesus ay nag-iisa sa pangpang, nakita niyang nahihirapan sa pagsasagwa ng kanyang maalagad dahil sa pagsalungat nila sa ihit ng hangin. At mga kapatid dito, we are facing problems in our lives, every kind of problems na alam natin na talagang dumarating sa buhay natin to, and even yung mga middle class, yung mga rich people, mga average people, they all experience this kind of storm in their life. Pero si Lord pinapakita rito na tayo dapat maging firm sa ating pananampalataya, no? At dito nga, imagine, no? Balikan natin na nag-exhausted na yung mga disciples sa pagpapakain ng 5,000, pero nandito na naman yung problema nung sila'y lumaot. At dito, pinapakita na they are facing problems after problems. At totoo, mga kapatid, na nakakapagod sa buhay natin na kapag tayo nakaka-experience ng sunod-sunod na problema sa ating buhay, no? Sunod-sunod na unos dumarating sa ating buhay, sasabihin mo na lang parang napakahirap. Napakahirap na pagsubok ito na dumarating sa iyong buhay. Pero dito pinapakita na nakita ni Lord na nahihirapan yung kanyang mga disciples sa pagsasagwan. Nakikita ni Lord yung buhay mo ngayon, na kung dumaranas ka man ng kapaghatian, ng mga unos sa iyong buhay, nakikita yan ni Lord. At nais lang ng ating Panginoon na tayo'y lumapit sa Kanya, na tayo'y sumampalataya sa Kanya. As we continue, mga kapatid, sa verse 25 to 27 ng Matthew 14, sabi rito, nang madaling araw na isumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Naglalakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Kinalibutan, no? Natakot yung mga alagad nang makita nila may naglalakad sa ibabaw ng tubig. At sinabi pa nga rin nila rito, multo!
Natakot sila, mga kapatid. Think of this, mga kapatid, na pagod na pagod ka na at hirap na hirap ka na sa buhay mo, tapos makaka-experience ka pa ng mga ganong bagay, no? Na magbibigay sa'yo ng katatakutan. Ano ba yung nagbibigay sa'yo ng katatakutan sa ngayon? At as we follow the Lord Jesus, no? Sinasabi rito na huwag tayong matakot. Huwag tayong mangamba sa laban ng buhay na ito. Sabi sa verse 27, sabi rito ni Jesus, ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot. Ako ito. Huwag tayong matakot kung tayo man na naka-experience ng mga problema sa buhay. Kung tayo man na naka-experience ng kakulangan sa ating financial. Huwag tayong matakot na kung tayo man ay naka-experience ng mga problemang ito. Nagsalita agad si Jesus. Kasi ayaw ni Lord. Ayaw ni Lord, mga kapatid, na mamuhay tayo sa takot. Ayaw ni Lord na mamuhay tayo sa pangamba. Salamat sa Panginoon. Pero dito sinabi ni, sa verse 28, sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw yan, papuntahin mo ko dyan sa kinaroroonan mo, sa ibabaw ng tubig. At dito, pinapakita ni Peter kung gaano siya, yung desire niya, kung gaano siya gustong makasama yung ating Panginoon. No? Kung gaano niya gustong sumunod sa ating Panginoon at mapakita niya yung faith sa ating Panginoon. Peter wanted to experience din, mga kapatid, itong supernatural thing na ito na makapaglakad sa ibabaw ng tubig. Sino ba naman ang kayang maglakad sa ibabaw ng tubig? At being a fisherman, mga kapatid, si Peter, alam niya kung ano yung mga natural law na lahat ng tao ay hindi pwedeng makalakad sa tubig. Kahit yung mga nakikita nyo ngayong mga palabas ay walang kakayahan na makapaglakad sa tubig. Tanging ang Panginoon lang na makapangyarihan sa lahat. But when Peter saw the Lord Jesus, nakita niya si Lord na nandun sa ibabaw ng tubig. At sinabi niya sa kanyang sarili na, Lord, kung ikaw yan, papuntahin mo ako dyan. At dito, yung faith ni Peter ay na-flip. Yung faith ni Peter ay tumaas. At sinasabi ng ating Panginoon, sumagot siya, halika! Sabi niyang ganon, come! Sumagot si Jesus, come! At mula sa bangka, lumakad to si Pedro sa ibabaw ng tubig, papunta kay Jesus. Thank you, Lord. At dito pinapakita, mga kapatid, na there is nothing impossible with God. At nung nakita ni nung mga alagad na si Peter naglalakad sa ibabaw ng tubig, napawaw na lang sila. Imagine that. No, nakita nila si Pedro na naglalakad sa tubig. At siguro minsan yung mga iba na nainggit or gusto nilang sabihin na gusto ko rin maglakad sa tubig. Amen. Hallelujah. At yung mga kapatid, kung gusto mo ma-experience yung mga miracles na ito, yung supernatural na hindi mo pwedeng ma-attain, no? Na tinuturo ng ating Panginoon na kakayanin natin to. Pwede natin ma-attain na maglakad tayo sa tubig. Pero hindi sa kaparaanan ng yun. Tuturuan tayo ng Panginoon sa kaparaanan kung paano tayo lumakas ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. At tonight, mga kapatid, God given us 3 points para sa atin. At yung number 1 point, paano tayo makakasunod kay Lord Jesus, is faith and obedience lead us to experience the supernatural. Sabi mo, faith and obedience leads us to experience the supernatural. Amen. Peter choose to obey God. Peter choose to obey Lord Jesus. So sa atin, mga kapatid, no, pinapakita na kung wala tayong pananampalataya, without faith, without action, no, our action is dead without faith. And Peter truly believed na kaya niyang maglakad sa ibabaw ng tubig. At sinasabi rito na ng ating Panginoon, come!
lumapit ka sa akin, anak. And real faith, mga kapatid, obeys. Sabihin mo, real faith obeys. Ang tunay na nanampalataya ay sumusunod sa ating Panginoon. Amen. At mga kapatid, pinapakita rito na pag sinabing come, no? Sinabi ni Lord Jesus, come. At yung Greek word ng come, mga kapatid, is ekromai. Sabihin mo, ekromai. Meaning, to come from one place to another. So, from one place to another. At ibig sabihin nun, merong action na gagawin. Meron tayong action or meron tayong gagawin upang makapunta tayo from one place to another. Hindi tayo makakapunta dun sa isang lugar na yun kung hindi tayo maglalakad, kung hindi tayo sasakay. And Peter did, he obeys Jesus. He obeyed Jesus Christ. No, tumalon siya dun sa bangka eh. At lumabas siya sa kanyang comfort zone. Hindi siya natakot from that moment na nakafocus lang siya sa ating Panginoon. Hindi siya nag-isip, hindi siya nagtanong na, Lord, paano ba ako makakapunta dyan? Paano ba ako makakalakad dito sa tubig na to? At sinasabi ng ating Panginoon na yung faith, no, tinuturo sa atin na i-uplift natin. At dito ginawa niya, naniwala siya kay Jesus. Peter, naniwala kay Jesus. Kaya siya sumunod. At if you want to experience, mga kapatid, if you want to experience this supernatural, we have to obey God. We have to obey Jesus. Sumunod tayo sa kanyang mga sinasabi. Sumunod tayo sa kanyang pinag-uutos. Yung mga commandments niya. At yung big question dito, mga kapatid, how can you focus? How can we focus when the storm of life hits you? How can you focus? Paano tayo makakapag-focus kung yung bagyo sa ating buhay dumarating na? At dito, mga kapatid, marami tayong nararanasang iba't ibang problema. Marami tayong nararanasan na pagsubok sa ating buhay. Na minsan, ito yung tinatawag na nadidiscourage tayo dun sa pagpunta natin sa ating Panginoon. Nadidiscourage tayo katulad ng train na kapag may mga balakid sa daanan, straight way, pero pag may mga dumating na pagsubok, nadidiskaril. At ganun din tayo, mga kapatid. Pero sinasabi ng Panginoon na kahit anong bagyo na dumating sa ating buhay, na anong problema, eh magtiwala lang tayo sa ating Panginoong Jesus. Makakarating tayo sa ating patutunguhan kung tayo maniniwala sa Kanya. Amen. At dito sinasabi, sa point number 2, pinapakita rito na kailangan natin to eh. Kailangan natin isa buhay. Kailangan tayong gumawa ng action para makapunta dun sa isang lugar, papunta sa isang lugar. Kailangan nating lumabas sa ating comfort zone. Kailangan nating sundin ang ating Panginoon. At yung point number 2 natin dito is focus your eyes on Jesus. Let us focus our eyes only to Him. Na naglalakad si Peter eh. Kahit malakas yung hangin, malakas yung alon sa dagat, at dito nakatingin lang siya sa ating Panginoon. At ito yung nagiging problema natin kadalasan. No? Inaalis natin yung ating paningin sa ating Panginoong Jesus. At maraming tao na kapag nakatingin sa mga pagsubok, eh nawawala na yung kanilang focus sa ating Panginoon. At marami sa atin na namumuhay ng may self-confidence, na nagtitiwala sa sarili na kaya mong i-resolve yung mga bagay na namumblema ka. At dito pinapakita na yung limitation ng tao, no? Limitation ng tao is very limited lang talaga. Yung tao is weak. Pinapakita rito. At we should trust God, mga kapatid, dahil siya lang yung person na walang limitation. Siya lang yung person na walang weakness. No? At yun yung ating Panginoong Jesus. Kaya, kanino ba tayo magtitiwala? Dapat dun sa walang limitation, walang weakness na makikita. At dito, mga kapatid, no,
In verse 30, sabi rito sa Matthew 14. Chapter 14, verse 30. Ngunit nang makita niya ang malakas na hangin, natakot siya at nagsimulang lumubog. Nagsimulang lumubog si Peter, mga kapatid. At sa buhay natin, makaka-experience natin, tayo nito, na lulubog tayo. At dito, ginawa ni Peter, sumigaw siya eh. Sumigaw si Peter at sinabi, Panginoon, sagipin mo ko. Panginoon, sagipin mo ko. Sumigaw si Peter. Kaya mga kapatid, focus mo yung sarili mo rito. Focus mo yung sarili mo sa ating Panginoon. Focus mo yung sarili mo sa takbuhin na walang magdi-distract sa'yo. Focus mo lang yung ating Panginoon, yung mga mata sa ating Panginoon. Thank you, Lord. At tinuturuan tayo ng ating Panginoon na hindi tayo maging distracted sa buhay, na kapag dumarating yung mga unos na sa ating buhay, at pag dumating yung mga distraction na to, nawawala rin, nadidiscourage din yung ating relationship natin sa Panginoon. Sa mga problema ng buhay, kapag tayo ay tumitingin sa problema, no, tumitingin lang tayo sa mga problema, pero in this story, mga kapatid, merong mas malakas pa eh. Mas malakas yung hangin eh, na sumasalungat sa kanila. May problema na hindi maalis sa ating buhay. May mga problema talaga na kahit lumayo pa tayo, magbakasyon man tayo, mag-unwind man tayo, nandun pa rin, darating pa rin yung mga problema sa ating buhay. At ina-allow ni Lord yung mga problemang ito. Kasi kung di tayo magpo-focus sa Panginoon, i-allow talaga ni Lord yung mga problemang ito sa ating buhay. Kaya tinuturuan tayo ng ating Panginoon na mapagtagumpayan natin ito, na huwag tayo maging distracted, na huwag tayo nakapokus sa mga bagyo ng ating buhay. Kung tayo magpapatuloy na titingin lang sa ating Panginoon, sigurado tayo kanyang tutulungan. Tayo kanyang, yung dagat ay papanatagin niya. Kaya ang pagtugon, mga kapatid, ng paningin natin sa Diyos ay nagpapakita, mga kapatid, kung tayo itutugon sa paningin sa Diyos. Nagpapakita lang to ng ating pagtitiwala na mas malaki ang Diyos sa ating mga problema. Mas malaki ang mga ang Diyos sa mga bagyong ito, na kayang gapiin ni Lord ang mga bagyong ito sa ating buhay. Kaya tinuturuan niya tayo na magtiwala sa Kanya. In verse 30, mga kapatid, sa Matthew 14 pa rin, ngunit nang makita niya ang malakas na hangin, natakot siya at nagsimulang lumubog. At yun nga, mga kapatid, totoo ito sa ating buhay. Kapag hindi tayo nagtiwala sa ating Panginoong Jesus, ilulubog tayo ng mga problemang ito. Ilulubog tayo. At nung si Peter ay naranasan niya yung faith, nakatingin lang siya kay Lord Jesus eh. Nakatingin lang siya na papunta doon kay Lord, kaya nakapaglakad siya sa tubig. Pero nung naramdaman niya yung hangin na malakas, nung naramdaman niya yung alon napakalakas, nagsimula siyang lumubog. At ganito tayo, mga kapatid, na kung tayo papansinin natin yung mga problema nito sa ating buhay, talagang lulubog tayo. Talagang hindi tayo makakaahon. In reality check, mga kapatid, may mga problema dumarating sa ating buhay, hindi na maiiwasan. May mga sakit, virus, may mga kahirapan sa ating buhay, kawalan, mga utang, no? At bayarin. Nandyan yan, hindi mawawala. Pero, mga kapatid, eto ang papakatandaan mo. Kung nandyan yung mga problema na yan, nandyan din ang ayong Panginoong Jesus na magbibigay sa iyo ng kapanatagan. Nandyan din ang ating Panginoong Jesus na magbibigay sa iyo ng mga solusyon sa iyong mga problema. Kaya dapat mag-focus lang tayo sa ating Panginoon. Let us focus our eyes only to Him. Na siya lang, mga kapatid, yung makakatulong sa atin. Siya lang yung makakapagligtas sa atin. Focus ka lang kay Lord Jesus. Kaya kapatid, ganito eh, pag tayo natatakot, dapat alisin natin yan. Dahil ang takot ay hindi sa Panginoon. Kaya sabi dito,
sabi ni Peter, sumigaw siya eh. Lord, help! Tulungan mo ako, sagipin mo ako, Panginoon. Kagad na inunat ni Jesus in verse 31 yung kanyang mga kamay at hinawakan niya si Pedro, no? Sinabi niya, "O ikaw, maliit na pananampalataya, bakit ka nag-aalinlangan? Bakit tayo nag-aalinlangan no, kung kaya ng ating Panginoon ng pagkatiwalaan na kaya niyang gapiin yung mga gulayat sa ating buhay, mga bagyo sa ating buhay, bakit tayo mag-aalinlangan?" Yung point number 3, mga kapatid, na binibigay sa atin ng Panginoon. Call to the Lord Jesus and you will be saved. Tumawag lang tayo sa ating Panginoon. Malalangin tayo sa ating Panginoon na laging tinuturo sa atin how to communicate with God, paano magiging ma-uplift yung ating spirit, no? Kahit, mga kapatid, kahit mag-fail tayo, kahit marami tayong mga pagkukulang, alam nyo ba yun? Kahit marami tayong mga pagdududa sa ating Panginoon, hindi tayo nagtitiwala. Pinubuksan niya pa rin ang durungawan ng langit para sa atin upang tayo makatanggap ng mga pagpapalang ito. Tumawag ka lang sa ating Panginoon. Call upon Him. Call to the Lord Jesus, only to Him. At sigurado makakatanggap ka ng kaligtasan. At kaya, mga kapatid, gusto kang iligtas ng ating Panginoon. Gusto lang ng ating Panginoon na tumawag ka sa Kanya. Manumbali ka sa Kanya. Sa lahat ng mga problema na dumadaan sa iyong buhay, tumawag ka lang sa Kanya. In verse 32, mga kapatid, dun pa rin sa Matthew 14, sabi rito, nang makasakay na sila sa bangka, tumigil ang hangin. Tumigil ang hangin. Kaya ang mga nasa bangka ay lumapit at sumabay kay Jesus. Sumamba sila kay Jesus. Lumapit at sumamba. Sabi nila, "Totoo nga, ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang anak ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa." Si Jesus, mga kapatid, ang tunay. He is the only one who can save us. He is the only one na makapagbibigay sa atin ng mga kasagutan sa ating mga problema sa buhay. He is the only one. Gaya ng mga disciples, sumamba sila kay Jesus, nakita nila yung kapangyarihan ng ating Panginoon eh. At sila'y sumamba. At kininiala nila ang ating Panginoon na bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Amen. At sabi rito sa John 16, verse 33, "I have said these things to you, that in me you may have peace." We will have peace in the Lord. Sabi rito, "In the world, you will have tribulation." Marami tayong may experience na tribulation sa ating buhay, mga pagsubok, bagyo. Pero itong pakatatandaan mo, kapatid, sabi niya rito, "But take heart, I have overcome the world." Jesus has overcome the world. Jesus overcome these difficulties in His life. Hindi niya tinignan yung mga bagyo sa kanyang buhay. Nakatingin lang siya sa kanyang Ama. At ganun din yung tinuturo sa atin ng Panginoong Jesus na mag-focus lang tayo sa Kanya. Jesus has overcome. And kailangan natin ang ating Panginoon. Hindi natin kaya sa ating sarili lamang kung tayo naglalakad sa dilim. In His presence, we need Him. We need Him in our life. His presence. Let us always invite Lord Jesus to be our Lord and our Savior. Siya lang magliligtas sa atin sa lahat ng mga pagsubok na ito, mga bagyo. And if you want to experience this, mga kapatid, this supernatural thing, no? Pakatandaan natin yung point 1, be faithful in obedience to Lord Jesus. Number 2, focus your eyes only to our Lord Jesus. Focus ka lang, kapatid. Tingin ka lang sa ating Panginoon kung ikaw man ay nakakaranas ng mga problemang ito. At number 3, call to the Lord Jesus and you will be saved. Tumawag tayo sa Panginoon. Let us always communicate
Encourage yourselves every day, every hour, every minute. Encourage yourself to talk to God. Call to Jesus. Libre lang ito, mga kapatid. Libre lang. Walang bayad. Magsalita ka lang, mangusap ka lang sa ating Panginoon at ika'y kanyang pakikinggan. Marami sa atin, mga kapatid, na nagkukulang, you know, sa mga pagsunod na ito. Hindi tayo nakakasunod, hindi tayo nakakasunod sa kanyang mga pinag-uutos. And tinuturo sa atin na magkaroon lang tayo ng faith sa kanya. Focus on Jesus. Thank you, Lord. At mga kapatid, kung ikaw yon na nakakaramdam ng mga pagsubok na ito, na bagyo sa iyong buhay, mga problema, financial, problema na sa iyong kalusugan, humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Sabayan mo ako sa panalangin. Bukas mo yung bibig. Pumikit ka. At bigasin ang mga panalangin ito. Amen. Panginoong Jesus, patawad po. Isa po akong makasalanan. Kailangan kita sa aking buhay. Pinagsisisihan ko na ang lahat. Binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita sa aking buhay. Bihilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, sa pagpapatawad, sa proteksyon, sa pagtuturo mo, Panginoon, kung paano kami mag-focus sa iyo, Lord. Salamat po, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. At sinulat mo na ang aming mga pangalan sa Aklat ng Buhay. Salamat po, Panginoon, lahat ng ito ay aming tinataas na may papurit pa sa salamat. Tinatanggap namin ito sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Kung sumabay ka, kapatid, sa ating panalangin, you are forgiven. Anak ka na ng ating Panginoon. Magpatuloy ka lang sa gawain ito. Let us always pray. Let us always have connection with our Lord Jesus. Give us protection. Mag-focus lang tayo sa ating Panginoon. As a precious child, mga kapatid, you are His precious child. Tinutulungan kanya ng ating Panginoon na uminom ka ng mga nutrients na ito. Uminom ka na nagbibigay ng sustansya spiritually, no? Ito yung gatas, yung salita ng ating Panginoon. Ni-encourage kita na mag-join ka dito sa OPM, mag-join ka sa mga iba pang ministry, men's, women's, WOW ministry, youth ministry, kung saan ka nabibilong, at ika'y bibigyan ng ating Panginoon ng pagpapala. Atin ka lang at itatransform ka ng ating Panginoon. Amen. Believe it, mga kapatid. There's an answer sa ating mga panalangin. God loves you, mga kapatid, and He wants you to be part of His church. And mga kapatid, mahal na mahal ka ng ating Panginoon. And salamat sa Panginoon, at mag-pray muli tayo at pikit mo yung mga mata. Say amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Sabihin mo itong mga katagang to habang tayo nagpe-pray. At dear Father, we thank you for this wonderful evening. We thank you for the encounter of your Holy Spirit. Thank you, Lord, for giving us the opportunity, O Lord, to serve you. Thank you, Lord, for giving us our mission. Pinapakita mo sa amin, Panginoon, kung paano mag-focus sa iyo, Lord, at hindi sa mga bagyo ng aming buhay. Maraming salamat po. And tonight we pray sa aming mga kapatid na nakakaranas ng iba't ibang klaseng sakit, diseases, COVID-19, in the name of Jesus. Tulungan mo po sila, Panginoon. Mga skin allergies, Lord Jesus. Help them, yung mga nakaratay, Panginoon, sa hospital, Lord. Nasa iyo ang kasagutan, Panginoon. By your precious blood, they will be healed in the name of Jesus. By your stripe, Lord, they will be healed in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa pagtuturo mo sa amin,
Alam namin ito, Panginoon, mga sakit na ito, Lord, isang pagtuturo sa amin, Lord, upang kami manampalataya sa iyo. Manampalataya ng tapat. And tonight, we thank you, Lord, for your blessing, Panginoon. Healing power. Sabihin mo yung pangalan, in the name of Jesus, be healed. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Pinapagaling ka na ng ating Panginoon. And Lord, tonight we thank you for the healing power, Lord. You are Jehovah Rapha. You are Jehovah Jireh. You are Jehovah Sama, Jehovah Nisi. You are Lord of Lords, King of Kings. Kung pinakamakapangyarihang Diyos, Lord. Kaya magpagaling, Lord, sa mga may sakit na ito, Lord. We receive it. And tulungan mo po kami, Panginoon, yung mga kapatid namin, Lord, na nagtatrabaho, nagbi-business, lumalabas, nakikipagsapalaran, Panginoon, sa mga public utility vehicles, Lord Jesus. Protect them with your precious blood. Help them, Lord. Increase their financial needs, Lord Jesus. Tulungan mo sila, Panginoon, na magtiwala lang sa'yo, Lord. At yung mga pagpapalang ito, ibubuhos mo sa kanila, Lord. Salamat sa'yo, Panginoon. Sa paggabay, pagtuturo sa iyong salita, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, matransform ang aming buhay sa iyong salita. Salamat, Lord. At ginagawa mo na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na tinutulungan mo, Lord, na yung mga tupang nawawala, Lord, panunumbalikin mo sila sa iyong kawan, Panginoon. Hahanapin mo sila, Lord, upang sila'y maligtas. Salamat sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila, niluluwalhati. Sa makapangyarihan mong pangalan. In Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to God. What a wonderful experience, mga kapatid, to have an encounter with the Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At yan, mga kapatid, we all invite you sa ating again. In-person gathering sa darating na 25. At kung gusto mong umatend, dalangin ko makaatend ka. Gusto ko namin makakasama. Amen. Contactin mo na yung mga nag-invite sa'yo. Contactin mo na yung mga nag-tag sa'yo upang makakasama ka dito sa gawain ito. Napaka magandang experience to, mga kapatid, sa gawain ng ating Panginoon. And again, invite you. Salamat sa Panginoon. Let us declare, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it in Jesus' name. Amen. Power to you, Messiah. Thank you, Lord Jesus. Salamat po yung pagpapala, Panginoon. And again, my name is Brother Yuch Espiritu. See you again. Glory to God. Hallelujah. Bye-bye. See you again.